Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver at natutuwa po ako na makasama kayo ulit sa paglalakbay sa buhay patungo sa mas malalim at personal na pagkilala sa Diyos. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 18 na po. 18 araw na tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. Ako po ay tunay na natutuwa. Samahan niyo muli ako as we continue the journey to finish the Bible in a year. Magbabasa po tayo uli ng 2 chapters sa Genesis. Ito po ay ang chapters 37 at 38. Sa Matthew naman ay sa 15, 32 to 39, konti lang. Psalm is 17, 1 to 5. At ang susunod na bahagi ng Kawikaan, ang 4, 18 hanggang 27. Tara na, basa na po tayo. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan ang lupaing tinitirhan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 anyos pa lang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang mapansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi, nanaginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang binigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinibigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinilaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin." Isinilaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, "Ano ang ibig mo sabihin? Na kami, ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo?" Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili lamang ang bagay na ito. Isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tignan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ang mga hayop. Bumalik ka agad at sabihin mo sa akin." Sumagot si Jose, "Opo, ama." Kaya mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Shechem. Nang naroon na siya, pag-alagala sa bukid, may lalaking nagtanong sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, "Hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung nasaan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, "Wala na sila rito. Narinig kong pumunta raw sila sa Dotan." Kaya sinundan sila roon ni Jose at nakita niya sila sa Dotan. Malayo pa si Jose, nakita na siya ng mga kapatid niya. At bago pa siya nakarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, "Paparating na ang mapanaginipin. Halikayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya." Nang marinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang. Pero huwag niyo siyang patayin.
Sinabi yun ni Ruben dahil plano niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad niya ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ismailetang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro, ipagbili natin siya sa mga Ismailetang yan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya." Pumayag ang mga kapatid ni Judah sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Ismaileta, iniahon nila si Jose sa balon at ipinagbili nila sa halagang 20 pilak. At dinila si Jose ng mga Ismaileta sa Ehipto. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, "Wala na doon ang nakababata nating kapatid. Paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama?" Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang mga damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ito. Tingnan niyo pong mabuti kung kay Jose po ito o hindi." Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, "Sa kanya ito. Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop." Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, "Hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko." At nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Samantala, doon sa Ehipto, ipinagbili ng mga Midyanita si Jose kay Potifar na isa sa mga opisyal ng Faraon. Kapitan siya ng mga gwardya sa palasyo. Nang panahong ding yon, humiwalay si Judah sa mga kapatid niya at doon na nirahan kasama ni Hira na taga Adulam. Doon nakilala ni Judah ang anak ni Shua na taga Kanaan at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan ni Judah ang sanggol na Er. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Shela. Isinilang si Shela sa Kesib. Si Tamar ang napili ni Judah para maging asawa ng kanyang panganay na si Er. Pero si Er ay naging masama sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. Kaya sinabi ni Judah kay Onan, "Sipingan mo ang hipag mo dahil tungkulin mo yan bilang kapatid ng asawa mong namatay, para sa pamamagitan mo ay magkaroon din ng mga anak ang iyong kapatid." Pero alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak nila. Kaya tuwing magsisiping sila ni Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi para hindi siya magkaanak para sa kanyang kapatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay din niya ito. Sinabi agad ni Judah kay Tamar na kanyang manugang, "Umuwi ka muna sa iyong ama at huwag kang mag-aasawa hanggat magbinata na si Shela." Sinabi yun ni Judah dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shela katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon, namatay ang asawa ni Judah. Pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga manggugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Timna. Kasama niyang pumunta roon ang kaibigan niyang si Hira na taga Adulam. May nagsabi kay Tamar na ang biyenan niya ay pupunta sa Timna para pagupitan doon ang mga tupa nito. Nang marinig yon ni Tamar, pinalitan niya ang kanyang damit na pambalo at tinakpan ng belo ang kanyang mukha. Naupo siya sa may pintuan ng bayan ng Inaim.
sa tabi ng daan na papunta sa Timna. Plano niyang dayain si Judah dahil hindi pa rin ibinibigay sa kanya ni si Shela para maging asawa niya kahit binata na ito. Pagkakita ni Judah kay Tamar, hindi niya nakilala ang manugang niya. Pagkakita ni Judah kay Tamar, hindi niya nakilala na manugang niya ito dahil may talukbong ang mukha nito. Akala niya isa itong babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Halika, magsiping tayo." Sumagot si Tamar, "Ano ang ibabayad mo sa akin kapag sumiping ako sa iyo?" Sinabi ni Judah, "Bibigyan kita ng kambing mula sa aking mga hayop." Sumagot si Tamar, "Papayag ako kung may ibibigay ka sa akin para makatiyak ako na babayaran mo ako hanggang maipadala mo na ang kambing." Sumagot si Tamar, "Papayag ako kung may ibibigay ka sa akin para makatiyak ako na babayaran mo ako hanggang maipadala mo na sa akin ang kambing." Nagtanong si Judah, "Anong garantiya ang gusto mo?" Sumagot si Tamar, "Ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantatak, panali at pati na ang iyong tungkod." Kaya ibinigay iyon ni Judah at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos, umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talukbong sa kanyang muka at muling isinuot ang damit na pambalo. Dumating ang panahon at nagbuntis siya. Hindi nagtagal, ipinahatid ni Judah ang kambing sa kaibigan niyang si Hira na taga Adulam para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya. Pero hindi niya makita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga Enaim kung nasaan ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, "Wala naman kaming nakitang ganoong babae rito." Kaya bumalik si Hira kay Judah at sinabi, "Hindi ko siya makita." At sinabi ng mga tao na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Judah, "Hayaan na lang natin na itago niya ang mga ibinigay kong gamit sa kanya, dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo sa wala. Ganun pa man, pinahatiran ko naman siya ng mga kambing pero hindi mo naman siya makita roon." Pagkalipas ng 3 buwan, nabalitaan ni Judah na ang manugang niyang si Tamar ay nagbenta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Judah, "Dalin niyo siya sa labas ng lungsod at sunugin." Pero nung ilalabas na si Tamar, ipinasabi niya kay Judah, "Narito ang pantatak, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kilalanin niyo kung kanino ito." Nakilala ni Judah na kanya ang mga gamit na iyon, kaya sinabi niya, "Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Shela." Hindi na muling sumiping si Judah kay Tamar. Nang malapit ng mga anak si Tamar, nalaman niyang ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay kambal. At nang nanganak na siya, lumabas ang kamay ng isang sanggol. Tinalian ito ng manghihilot ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero ipinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manghihilot, "Nakipag-unahan kang lumabas kaya pinangalanan ang sanggol na Perez." Pagkatapos, lumabas din ang kakambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Sera. Natapos po natin ang 2 chapters sa araw na ito. Papunta na po tayo sa Mateo 15:32 hanggang 39. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan." Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po kayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda." Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ipinabigay naman ito sa mga tao.
Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang mga natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 4,000 maliban pa sa mga babae at mga bata. Matapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at pumunta sa lupain ng Magadan. Isa uling panalangin ang ating babasahin sa Salmo. At mag-uumpisa po tayo sa 17, 1 hanggang 5. O Panginoon, pakinggan niyo ang taimtim kong dalangin. Dinggin niyo po ang hiling kong katarungan. Alam niyo kung sino ang gumagawa ng matuwid, kaya sabihin niyo na wala akong kasalanan. Sinayasat niyo ang puso ko, at kahit sa gabi sinusubukan niyo ako. Ngunit wala kayong makitang anumang kasalanan sa akin. Napagpasyahan ko na hindi ako magsasalita ng masama gaya ng ginagawa ng iba. Dahil sa inyong mga salita, iniiwasan ko ang paggawa ng masama at kalupitan. Palagi kong sinusunod ang inyong kagustuhan at hindi ako bumabaling sa kaliwa o sa kanan man. Amen. Tuloy na po tayo sa Kawikaan 4 at tatapusin po natin ang chapter na ito sa araw na ito. Ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo ko sa iyo. Huwag mo itong kalilimutan kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makakasumpong nito. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsasalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Napakaganda ng kawikaan na ating nabasa. Isang napakagandang advice na dapat nating ipamuhay. Kahapon, meron po uli akong natanggap na encouragement sa isang kaibigan at nagsabing ang nanay daw niya ay matagal nang naghahanap ng hindi malalim na Tagalog na version ng Biblia. Na-share po ang ating video at ang nanay niya ay tuwang-tuwa. Baka meron din po kayong mga kaibigan o kapamilya na mas komportable sa Tagalog na Biblia. Ang mga Pilipino ay marunong mag-English, pero iba pa rin talaga ang ating sariling wika. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin, kahit inabot na ako ng mahigit na isa't kalahating dekada dito sa US at puro English ang salita na nakapaligid, mas naiintindihan ko pa rin ang ating sariling wika. Share nyo lang po ang video ito at i-like at mag-subscribe sa aking channel. Libre po ito, walang bayad. Natapos na muli natin ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan sa atin upang maging mas malinaw ang direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong prayer request or encouragement or kahit anong tanong, i-private message nyo lang po. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos, nandito muli ako bukas, kaya kita tayo bukas. Bye!